Baka matumba ng di oras. Ang tagal ko pa naman binuuto. Oh, David! Good morning! Oy, good morning, Maymayan. Oh. Diyan ka na pala. Bakit? Teka, huwag mong gagalawin yung lamesa. Baka malaglag. Huh? Ayan. Malapit ko na matapos tong domino. Oh, bakit? Hindi, kasi nakakatuwa lang pagmasdan pagkasunod-sunod ng bumabagsak yung mga domino pagkatapos mo tulak yung unang piraso. Tapos minsan, pagka nakalatag na silang ganyan, may pattern na nabubuo at nakikita. Ganon? Pasubok nga? Sige, subukan mo. Lagyan mo dito sa dulo. Sige. Dahan-dahan. Inginginig ako. Okay, last. Pwede mo nang tulak yung unang piraso. Tulak ka na. 1, 2, 3, go! Wow! Oh, di ba? Parang nakaka-hypnotize pagka pinagmasdan mo siyang sunod-sunod na bumabagsak. Lalo na kapag mabilis o madami. Tama ka dyan, David. Nakakamanga talaga panoorin ang domino. Kasi isang galaw lang, malaki ng epekto nito sa kasunod na piraso. Alam mo, Maymay, hmm? Dahil nabanggit mo yan, naalala ko na parang ganyan din ang kalikasan. Ha? May naglalaro ng domino sa kalikasan? hindi yun ibig ko sabihin. Yung sinasabi mong kanina ang pagbabago at pagkilos. Tingnan mo, paano gumagalaw yung mga dominoes kanina? Eh, di ka po natamaan sila ng katabing piraso na bumagsak. Tama. Hindi sila kikilos pagka hindi sila natatamaan. Masasabi natin na nagkaroon sila ng pakikipag-ugnayan o interaction. Eh, ano naman kinalaman dun sa kalikasan? Sa kalikasan kasi, konektado ang mga bagay. Buhay man o hindi. May mga ugnayan na nakabubuti sa kanila, meron din naman nakakasama. Meron nakakasama? Eh, di ba dapat puro mabubuti lang ang nakikita natin sa kalikasan? Depende yun, Maymay. Kasama kasi yun sa proseso ng paggalaw ng kalikasan. Hindi maiiwasan na may maaagawan, maiisahan o mamatay. Kung ayon sa kalikasan ng dahilan. Ha? Teka lang. Naguguluan ako. Paki-explain nga lalo. Okay. Para mas maging malinaw ulit sa atin, labas ulit tayo. Sige! Tara! Tara! Wow! Ang ganda, di ba? Oo. Alam mo, Maymay? Lahat ng bagay sa kalikasan ay kabilang sa tinatawag na ecosystem. Ecosystem? Ano yun? Yun ang ugnayan ng bawat buhay at hindi buhay na bagay na kasapi sa isang lugar. Kasama sa mga hindi buhay o non-living things ang mga bato, hangin, lupa, sinag ng araw at tubig. Tapos yung mga buhay o living things naman, yung mga hayop, halaman, insekto at tao, di ba? Tama. Ang tawag sa mga binigay mong halimbawa ay organisms. Importante ang ugnayan ng lahat ng ito para maayos ang kalikasan. Halimbawa, paano ba nakakatulong ang non-living things upang mabuhay ang mga halaman? Una, nakatanim ito sa lupa kung saan ito kumukuha ng sustansya. Pangalawa, sumisipsip ito ng tubig. Pangatlo, sinasalo ng mga dahon ang sinag ng araw para makagawa ng pagkain. Kaya nakakatulong ang non-living things sa paglaki nito. Ang galing mo, Maymay. Kadalasan naman ang mga living things ang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa loob ng ecosystem. Nakadepende din sa kanila ang kalusugan ng isang ecosystem sa balanse ng mga relasyon nila. Pero kung ang halaman, hayop, insekto at tao ay pare-parehong buhay, bakit magkaiba tayo ng itsura at ginagawa? Ang mga organism ay nahahati sa iba't ibang species, Maymay. Kanya-kanyang grupo yan ng magkakatulad na organism na kayang gumawa ng supling.
May iba't ibang species ng halaman, iba't ibang species ng isda, iba't ibang species ng ibon. Pati ang tao, nagkaroon din ng iba't ibang species mula sa Homo heidelbergensis hanggang sa kasalukuyan ang Homo sapiens. Ganun, hati-hati pa lang lahat ng mga nabubuhay dito sa mundo. Mm-hmm. At dahil nabubuhay sa mundo, lahat ng organism ay umaasa sa mga resources na binibigay ng kaligasan. Ang resources ay mga tumutukoy sa mga pangangailangan ng isang organism para lumaki at mabuhay. Pero hindi lahat ng organism ay umaasa sa magkakaparehong resources, di ba? Tama, Maymay. May mga organism na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain sa maliliit na organism upang makakuha ng sustansya para mabuhay. Ang tawag dito ay predation. Ang mga organism na kumakain ay mga predator, at ang kanilang kinakain naman ay tinatawag na prey. Halimbawa nito, ang Philippine crocodile na humahabol at kumakain sa ibang mga hayop tulad ng mammals, isda at mga ibon. Ang agila ay isa ring predator, mga mandaragit ng maliliit na hayop tulad ng mga sisiw, kuneho at daga. Pinapatay nilang kapwa nilang mga hayop? Nakakalungkot naman, David. Pero hindi ibig sabihin nun ay masama na sila. Kailangan kasi nila kumain para mabuhay. Pero hindi lang malalaking hayop ang mga predator sa kalikasan, ha? Hmm? Merong ding maliliit. Talaga? Gaya ng alin, David? Sa kisame at dingding ng bahay, makikita din natin ang butiki. Predator din sila, naghahanap at kumakain ng mga insekto sa paligid. Ganon din ang palaka, na isa namang amphibian. Ang tawag sa mga agila at buwaya ay vertebrate predators. Ano ibig sabihin nun? Sila yung mga hayop na may gulugod o backbone. Maliit lang ang bilang ng vertebrates kumpara sa invertebrates o yung mga organism na walang gulugod. Pero malalaki ang vertebrates at mas madaling makakilos, kaya sila ang nangingibabaw sa kalikasan. Meron ba mga predator na invertebrates? Siyempre meron. Isang halimbawa niyan ay ang gagamba. Nakakakuha sila ng pagkain gamit ang mga sapot o web na ginagawa nila bilang panghuli. Kapag may insektong napadikit sa sapot, hindi na ito makakawala at kakainin na ito ng gagamba. Ay oo nga, yung dikya. Wala namang gulugod yun, di ba? Tama, Maymay. Ang dikya o jellyfish ay isa ring invertebrate predator. Kumakain ito ng maliliit na hayop tulad ng plankton, mga alimango at hipon, minsan pati ibang jellyfish din. Grabe, akalain mo, palutang-lutang lang sila sa tubig. Yun pala, naghahanap din sila ng pagkain. Eto, Maymay, tinan mo. Yan ang ladybug. Ang cute niya, di ba? Dahil matingkad ang kanyang kulay. Pero predator din yan. Ha? Huh? Paano? Karaniwan nilang kinakain ang mga aphid o dapulak. Ang aphid ay isang insektong peste. Sinisip-sip nila ang dagta ng halaman kaya ito namamatay. Hindi lang mga adult ladybug ang kumakain ng dapulak. Kahit yung mga supling o larva nila ay kumakain din ito. Bukod pa sa ibang mga peste gaya ng mite o tungaw, ang mga insektong tulad ng ladybug ay natural na panlaban sa mga peste. Kaya mas epektibo sila kaysa sa paggamit ng insecticide. Wow! Galing naman! Pero hindi lang ang mga hayop na ito ang mga predators natin sa kalikasan. Pati tao din? Tama! Pero bukod pa sa tao, alam mo bang may mga halaman na predator din? Ha? Paano nangyari yun? Hindi nga sila nakakagalaw para humanap ng pagkain. Kahit hindi sila nakakagalaw, Maymay, gumagamit sila ng mga paraan para makaakit ng mga insekto o maliliit na hayop. Kapag nakalapit na ito, pwede nilang hulihin at gawing pagkain. Isa sa mga halamang carnivorous at itinuturing na predator ay ang spoon-leaved sundew o Drosera spatulata. Malagkit ang mga dahon nito, kaya ang mga insektong lalapag ay siguradong hindi na makakawala. Kapag nahuli na ang insekto, dahan-dahang titiklop ang dahon para palibutan ito at tunawin bilang pagkain. Parang nakakabilib na nakakatakot yun ah. Isa pang halimbawa nito ay ang pitcher plant tulad ng Nepenthes barcelonae sa Sierra Madre. Hugis pichal ito at nakakapagpalabas ng mabangong amoy. Lahat ng insektong makakaamoy nito ay lalapit sa halaman. Tapos madudulas ito sa malalim nitong katawan kung saan hindi na sila makakalabas. Doon sila unti-unting tutunawin para maging pagkain na ng halaman. Grabe! Siguro ang dami na nilang kalansay sa dami ng insektong kinain nila. Kung sa tao, uso ang kompetisyon. Ganyan din sa kalikasan. Paano? May talent portion ba sila?
Hindi, Maymay. Ang competition na tinutukoy ko ay kapag nag-aagawan ang magkaparehong species sa limitadong resources, tulad ng pagkain. Para pa rin palang tao yun. Pero tayo, nagtatagisan tayo ng galing para sa premyo o papuri. Pero ang mga hayop, nagpapaligsahan para mabuhay, ganun ba? Tumpak, Maymay! Kailangan nilang galingan sa pagkuha ng resources na kailangan nila para patuloy silang mabuhay. Halimbawa, ang mga leon at cheetah na halos pareho ng kinakain ay nagkakaroon ng competition kapag nagiging kaunti ang kanilang prey. Madalas nangyayari ang competition sa mga magkakatulad na species at nakatira sa iisang lugar. Grabe, hindi na lang sila magbigayan, no? Ganun talaga, Maymay. Pati sa mga halaman ay may competition din, lalo na sa mga gubat at rainforest. Dahil siksik ang mga halaman dito, nag-aagawan sila sa lupa, tubig at sinag ng araw na kailangan nila para gumawa ng pagkain at mabuhay. May iba't ibang uri ng kompetisyon. Kapag ang pinag-aagawan ay pagkain o materyales sa paggawa ng tirahan, ang tawag doon ay consumptive o exploitative kompetisyon. Kapag teritoryo naman ang pinag-aagawan, ang tawag doon ay interference kompetisyon. Pipigilan ng isang organism ang ibang organism sa paggamit ng resource na pinag-aagawan nila. Kung nakikipag-unahan naman ang mga organism sa paggamit ng resource, ang tawag dito ay preemptive competition. Halimbawa, kapag may isang kuweba kung saan nakatira ang isang asong gubat, hindi na ito pwedeng tira ng iba pang mga hayop. Grabe, uso din palang agawan sa hayop at halaman. Akala ko tao lang. Pero hindi lang sa predation umiikot ang proseso ng kalikasan. Meron ding mga organism na nagtutulungan. Parang bayanihan? Oo, tama. Pero ang tawag dyan, Maymay, ay symbiosis. Symbiosis? Ito ang malapit at pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng dalawang magkaibang organism, kung saan isa sa kanila ang nakikinabang kundi man pareho. Mabuti naman. Pero may iba't ibang klase din yan. Oo, Maymay. Isang halimbawa niyan ang commensalism. Ito ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang organism kung saan ang isa ang nakikinabang habang ang isa naman ay hindi apektado ng kabila. Ang tawag sa nakikinabang na organism ay commensal. Isang halimbawa niyan, ang poison frog na sumisiksik sa dahon ng vermilyad. Hindi naapektuhan ang dahon sa kamandag ng palaka. Kasi ginagamit nila ito bilang silong sa araw at ulan, di ba? Tama. Pati sa mga halaman, puso ang commensalism. Halimbawa, yung mga orchid na tumutubo sa gilid ng puno. Nakikinabang sila sa tubig at sustansya na dumadaloy sa loob ng tangkay ng puno. Pero dahil hindi naman sila lumalaki masyado, hindi apektado ang puno. Kapag ang isang bakterya ay naglabas ng kemikal para mabuhay ang isa pang bakterya, ang tawag doon ay chemical commensalism. Inquilinism naman ang tawag kapag may isang species ng hayop ay nanirahan sa pugad o tahanan ng isa pang species. Kapag ang species naman ay umaasa sa isa pang species para mabuhay, ang tawag doon ay metabiosis. Foresty naman ang tawag kapag ang isang species ay nakakapit sa isa pang species para makapaglakbay papunta sa ibang lugar. Hindi ba parang unfair yun kapag isa lang yung nakikinabang kahit hindi nasasaktan yung isa? Meron bang klase na ugnayan na parehong organism na may nakukuha sa isa't isa? Nalagyan mo ba talaga ng hugot yan, ha? Well, meron isang klase na ugnayan kung saan nagtutulungan ang parehas ng organism na sangkot. Ang tawag dyan, mutualism. Mutualism. Halimbawa, ang mga unggoy na kumukuha ng pagkain sa kagubatan, nakakatulong din sa pagpalaganap ng mga halaman. Pipitas sila ng bunga mula sa mga puno para kainin. Ang mga bungang ito ay may mga buto, nakakapit sa balat o balahibo ng mga unggoy. Sa paggala nila sa paligid ng gubat, kumakalat ang mga butong ito, nababaon sa lupa at nagiging panibagong mga puno na namumunga. Gaya ng sinabi mo kanina, David, na may ugnayan o relasyon na nakakamatay sa isang organism, tama ba? Oo, Maymay. Ang tawag dyan ay parasitism, kung saan ay nakikinabang ang isang organism kapalit sa pagkapinsala sa iba. Alam mo, may naalala ko dyan, yung teacher ko nung elementary ako. Kapag pinapalabas niya kami ng papel para sa quiz, panahingi yung mga classmate ko ng papel. At yun ay tinatawag niyang parasite. Dahil lagi na lang silang umaasa sa iba. Oo, tama nga. Yan nga ang parasitism. Ganyan din ang nangyayari sa kalikasan. Parasite ang tawag sa organism na nakikinabang, habang ang kinakapitan nito ay tinatawag na host. Isang halimbawa ng parasitism ay ang mga garapata sa balahibo ng aso. Sinisipsip ng garapata ang dugo ng aso bilang pagkain. Pero ang kapalit nun
ay ang pangangate at pagkakasakit ng aso. Ganon din ang mga lamok na sumisip-sip ng dugo ng tao habang nagpapasok ito ng iba't ibang sakit tulad ng malaria at dengue. May parasitism din sa mga halaman tulad ng fungus na tumutubo sa katawan ng puno. May fungus din na parang peste, kumakalat at sumisira ng mga bulaklak, prutas at gulay. Nakakasira sila sa pananim na nakakaapekto naman sa pagkain ng hayop at tao. Ah, ganun pala. E ano naman ang pagkakaiba kung nasa loob o labas ng katawan ng host ang parasite? Yung mga nahanap sa labas ng host ay tinatawag na ectoparasites, tulad ng kuto, surot at linta. Yung mga nasa loob naman ay tinatawag na endoparasites, tulad ng bulate na nahanap sa loob ng bituka, tsaka mga bakterya na nagdadala ng sakit tulad ng tuberculosis. Grabe, ang dami palang klaseng ugnayan sa loob ng ecosystem, no? Totoo yan, Maymay. Merong nakikinabang at merong namamatay. Pero lahat yan ay bahagi ng kalikasan. Tama ka dyan. At marami akong natuklasan ngayong araw na to. Pero bahagi ng kalikasan ang mapagod. Kaya tara na, balik ka tayo. Sige, tara. Back to base na tayo. Tara. Nakakatuwa na may mga ugnayan din ang bawat organism sa kalikasan, no, David? Sinabi mo pa, Maymay. Kaya kahit may konting paggalaw lang sa isang bahagi, nagkakaroon ng epekto sa lahat. Parang yung mga domino na nilaro natin kanina. Maamo man o mabangis, lumipad man o hindi, may kanya-kanya silang papel na ginagampanan sa kalikasan. Kaya dapat natin silang ingatan dahil tayo ay mga best friends of the forest! Lalong-lalo na ang mga halaman at puno, Maymay, dahil sila ang haligi ng mga ecosystem. Nakakatakot kaya isipin kung anong pwede mangyari kung nawala ang mga to. Tama ka dyan, David! Kaya naman, napaka-importante talaga na suportahan natin ang mga gawain na tutulong sa proteksyon at pagpapalaganap ng ating kagubatan, tulad ng tree growing activities. Makakatulong din ang patuloy nating pag-aaral tungkol sa conservation sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-recycle ng mga papel para mabawasan ang pagpuputol ng mga puno. Tandaan, ang bawat aksyon natin ay mahalaga sa kalikasan. Kapag iningatan natin ang kalikasan, aalagaan din tayo nito. Araw-araw na nabubuhay tayo ay siguradong magiging puno ng buhay! Alam niyo bang mapapredator o prey, pareho silang gumagamit ng matinik na teknik para mabuhay? Ito ang tinatawag na camouflage, yung pagbabago ng anyo ng organism ayon sa kapaligiran niya. Sa camouflage, nakakapagtago ang predator para mas madaling makahuli ng pagkain. Ginagamit rin ito ng prey para makaiwas o makatakas sa mga hayop na gustong kumain sa kanya. Paano nga ba ginagawa ang camouflage? Isang halimbawa, ang kaparehong kulay ng paligid. Ang mga hayop sa disyerto ay kulay kayumanggi. At ang mga hayop naman sa gubat ay kulay uluntian o berde. Meron din tinatawag na counter shading. Ang isang hayop na gumagamit nito ay madilim ang kulay sa ibabaw at maputi sa ilalim. Kapag tinignan sa malayo, parang iisang kulay lang at madaling magtago sa paligid. Disruptive coloration naman ang tawag sa mga pattern na tumatakip sa hubog ng katawan ng isang hayop tulad ng sa zebra, tigre, at leopard. May mga hayop na kayang gayahin ang katangian ng iba, gaya ng mga hayop na pwedeng magmukhang tuyong dahon para makaiwas sa predators. Minsan naman, kabaliktaran ang ginagamit na depensa. May mga hayop na gumagamit ng apo si matisip o matingkad na kulay bilang babala na huwag silang kainin. Madalas sa mga ganitong hayop ay may lason o hindi maganda ang lasa.